Arestado ang isang CQ sa Cavite matapos umanong saksakin ang kapwa niyang CQ. Ang katawan ng biktima natagpuan ng pulis sa isang fish pond nitong Webes. At nang maiahon, nakita mga sugat sa braso at katawan. Ayon sa pulisya, security guard ang biktima na may kapag-inuman pa sa kanyang mga kasamahan noong gabi bago makita ang bangkay. Nakita rin sa lugar ang bolong pinaniniwala ang ginamit sa pagpasla. Nakita rin ang mga bakas ng dugo sa logbook at coffee kettle ng biktima sa barracks. Indikasyon na dito nangyari ang krimen. Arestado na ang suspect na todo tanggi sa krimen pero hindi nagbigay ng pahayag. Inireklamo na ng murder ang suspect. Abiso sa mga motorista, sa ika-apat na sunod na linggo, may inaasahan muling oil price hike sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, mahigit piso na kamagdagdag singil sa gasolina. Posible namang tumaas ng hanggang 70 sentimo ang kada litro ng diesel. Sa tansya ng GMA Integrated News Research, posible maging 56 hanggang 84 pesos ang kada litro ng gasolina sa Metro Manila sa susunod na linggo at 52 hanggang 71 pesos naman ang kada litro ng diesel. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ilan sa dahilan ng taas presyo ay ang tensyon sa Middle East, bigla ang pagkabig sa inventaryo ng krudo ng Amerika at paghahanda sa fuel demand ng mga bansang magsisimula na ang summer o tag-init. Dahil sa nakambang oil price hike, ilan sa mga kapuso natin na matyagang pumila ngayon para magpakarga sa mga gasolinahan gaya sa Fairview sa Quezon City. Sinasamantala nila ang presyo ngayon bago ang taas presyo. Kasabay ng kalat-kalat na pag-ulan, nabalot ng smog ang ilang lugar sa bansa kahapon. Ayon sa PAGASA, asahang mararanasan pa rin yan hanggang bukas dahil sa umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nakatutok si EJ Gomez. Sa videong ito ng uploader na si Mike Ramos, kita ang smog na bumalot sa kalangitan ng Maynila kagabi na may pagkulog at kidlat pa sa makapal na ulap. Ganyan din ang naranasan sa ilang probinsya gaya sa Malibkong, Abra. Sa General Santos City nga, halos mag-zero visibility sa kalsada. Sabi ng PAGASA, hindi ito fog, kundi smog. Nadulot ang temperature inversion na nangyayari kapag nasa ilalim ng malamig na hangin ang mainit na hangin. Dahil dito, misto lang naiipit malapit sa lupa at hindi makataas ang polusyon sa hangin. Sa temperature inversion, itong water vapor, hindi na makaangat hanggang sa itaas. Nag-stop na siya almost malapit sa lupa. Dagdag ng PAGASA, nararanasan ng mas smog na kalangitan kasabay ng kalat-kalat na pag-uulan, kulog at kidlat sa maraming lugar sa bansa dahil sa Intertropical Convergence Zone. Nakita namin mga naasahan tayo mga pag-uulan katulad kahapon kasi umiirap pa rin yung ITCZ sa bansa. So asahan po natin nangyari kahapon for today, ngayong Sabado. Pasado alas 4 ng madaling araw, ganito ang eksena sa UP Oval sa Quezon City. May kakapalan ng smog. Kaya ang early risers na si Tatay Django at Marino, mas inagahan daw ang jogging ngayong araw para rin di abutan ng ulan. Kasi pag malakas ng ulan, talagang hihinto kami. Pag medyo umaambon o kaya malamig, mas maganda sa amin yun bilang runner. Sabi ng PAGASA, ngayon yung Sundays, medyo gaganda pa noon kumpara kahapon kasi hihina ang ITCZ. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Nagbabala ang Sparkle GMA Artist Center sa publiko kaugnay sa kumakalat na email invitation para sa GMA Gala 2024. Sa inilabas nilang statement, sinabi nilang peke ang mga email na nag-iimbita sa GMA Gala at nanghihingi ng kumpirmasyon kung dadalo o hindi. Paalala ng Sparkle sa mga makakatanggap nito, huwag basta-basta magbigay ng kahit anong personal information. I-contact lang daw ang kanilang mga official channel kung may mga katanungan. Masayang naglalaro ang dalawang babaeng yan sa arcade sa Cebu City nang biglang may dumaan na lalaki at dinupot ang cellphone sa loob ng nakalapag nilang bag. Nakita ito ng alisong babae at agad sinundan ng lalaki. Nabawi ang cellphone at agad nilang inireport sa pulisya ang insidente. Sa Binalon at Pangasinan naman, aalakalain mong normal lang ang biyahe ng isang tricycle driver.
pero ang kanyang minamaneho, nakaw pala. Kasabwat niya umano ang dalawa pang lalaking sakay naman ng motorsiklo. Bukod dyan, ilang insidente rin ang pagtangay sa mga tricycle ang iniimbisigahan sa iba pang lugar sa Pangasinan. Isang truck ang nagliyab sa gitna ng kalsada sa Bacolod City. Isang bodega ng foam at plastic naman ang tinupok ng apoy sa Coronadal City. Ang mga sunog sa probinsya sa pagtutok ni JP Soriano. Nagliyab sa gilid ng kalsada sa Bacolod City ang truck na ito na may kargang aspalto. Hirap sa pag-apula ang mga rumisponding residente at motorista dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Pagdating ng mga bombero, napuksa na ang apoy. Ayon sa BFP, nagulat ang driver ng truck nang nagliyab ang transmission line ng truck. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa Kabankalan City, Negros Occidental, isang ancestral house ang nasunog. Luma at sira na ang ilang bahagi ng bahay, kaya mabilis kumalat ang apoy. Ang ancestral house nila, which is na 1960s pa na sa, naguba na ng atopya, sa nakita ya sa may dingding ya, kamunga karab-karab. Naapula ang apoy matapos ang mahigit isang oras. Isa pang bahay na katabi ng ancestral house ang natupok din. Tatlong bahay naman ang partially damaged. Sa paunang imbestigasyon ng BFP, problema sa kuryente ang tinitignang sanhi ng sunog. Umabot sa 3 milyong piso ang napinsalang ari-arian. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa Coronadal South, Cotabato, bodega na mga tindang foam at plastic ang nasunog. Nagulat ang mga tindera at staff ng establishmento nang sabihan sila ng mga tricycle driver na nasusunog na ang ikalawang palapag ng kanilang gusali. Problema sa kuryente ang nakikitang mitsa ng apoy. Batay sa inisyal na investigasyon ng BFP, naapula ang apoy matapos ang mahigit isang oras. Umabot sa 3 milyong piso ang pinsala ng sunog. Patuloy ang investigasyon. Sa taong ito, halos 12,000 ng insidente ng sunog ang naitala sa bansa, kabilang ang 84 na sunog sa unang limang araw ng Hulyo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Jam-packed ang pagbabalik at entablado ng longest-running comedy musical variety show na Live Aids ng UP sa Mascom matapos ang 5 taon. Sa unang pagtatanghal kagabi, full house ang Cal Theater ng UP Tiliman sa Quezon City. Pasabog ang makulay na pagtatanghal ng mga dati at bagong miyembro ng org. Tampok sa Live Aids ang samot-saring skits ng mga latest na pop culture. Sinamahan pa yan ng satirical na atake sa political issues at current events. Ayon sa direktor nito, di nila inaasahan na bubuhos ang suporta sa kanilang pagbabalik. Ang GMA Network ay co-presenter ng Live Aids ngayong taon. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.